Saang bangka ako sasakay? Pero wag na wag po kayong mamamangka na dalawa po ang gamit ninyong bangka. Isa lang po katawan ninyo, eh, kaya isang bangka lang dapat po ang gagamitin. Yan ho yung topic natin sa araw na to. Okay? Pati ho sa personal na buhay nyo, ganyan din ang nangyayari. Merong demonyo at merong anghel sa kanan o sa kaliwang balikat nyo. Naglalaban lagi. So, ganun din ang nangyayari sa buhay ng taxpayer at buhay ng accountant. I-explain natin yan ng dahan-dahan sa araw na to. So, ito po yung bangka. Nakaapa kayo sa dalawang bangka. So, pag-usapan natin ang inaapakan ng mga taxpayer is yung pong recommended ng bookkeeper. Yan ho yung napag-aralan namin. Oo. Kasama ho ako sa nag-aral niyan ng 4 na taon. Eh, pero pag-usapan nga natin, ito po yung nung araw ang tawag ho dyan ay GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. Ang ngayon ho ang tawag ay PFRS. Okay. Yung PFRS ho, galing ho yan sa IFRS. Galing ho yan sa United Kingdom. Yung GAAP ho, galing ho yan sa United States of America. So, ibig sabihin, yung pong ginagamit ng accounting ng Pilipinas ay galing ho sa ibang bansa. Imported. Napakahilig talaga ng mga Pilipino sa imported. Okay naman yung imported kung talagang dapat nating pakinabangan. Now, yung isa pong bangka dito, yan po yung law. Ayan. So, yung law, ang nagpapatupad ay BIR. Ang BIR ho ay isang government agency. Ibig sabihin, sariling atin natin ito. Okay? Atin, sarili natin. Yung batas, sariling atin. Ha? Sabi nga ng mga government, tangkilikin natin ang sariling atin. Yan yung, at maraming negosyante, sinasabi, tangkilikin natin ang sariling atin. Tama naman sila roon. Tama. Wala tayong pag-uusapang doon. Ngayon, ang problem, itong mga taxpayer natin at negosyante natin, pinipilit ng ating mga bookkeeper, ayan, na gamitin itong bangka na to. Naintindihan naman natin yung mga bookkeeper natin na hindi na ituro sa kanila itong bangkan to. Kasama po ako dun sa mga bookkeeper na hindi ho naturuan ng batas. Pero nung pag-graduate ko, ang kailangan ko palang sundin ay yung batas. At hindi ko pala kailangan sundin o optional yung paggamit ng standards at yung paggamit ng principle. Mamaya pag-uusapan natin at ihahalin tulad natin sa isang stagnant water at isang flowing water, yung law at saka po yung standards o principle. Pag-usapan muna natin yung dilemma o yung confusion na nangyayari po ngayon sa mga taxpayers ng Pilipinas. Ayan. So, puntahan muna natin yung batas. Ano ba, sir, ang sinasabi ng batas? Meron ho tayo, actually, lahat ng tao sa buong Pilipinas, isinilang ka pa lang, meron ka ng kontrata sa gobyerno. Ano yung kontrata mo sa gobyerno? Yun po yung birth certificate nyo na in-execute ng inyong guardians, nanay at tatay ninyo. At pinirmahan ng representative ng gobyerno, yun po yung doktor. So dahil meron kayong birth certificate, kayo po ay nirecognize ng Republika ng Pilipinas na kayo po ay Pilipino. At under our constitution, ang tawag ho dyan ay constitutional contract. Kayo po ay nire-require kahit isang buwan pa lang ho kayo o isang linggo pa lang kayo o isang araw pa lang kayong ipinanganak na sumunod ho kayo sa batas. E paano susunod, sir, yung mga bata sa batas? Through their guardians. Kaya nga ang pinarurusahan ay yung guardian dahil hindi sumusunod yung guardian sa batas in representation sa kanilang mga anak. So,
ang batas creates, dalawa ho ang kine-create ng batas. Rights, I love my rights. Two, obligations. I dislike my obligations. Because it creates obligation kung hindi ko na extinguish, pag sinabing extinguish sa batas, kill, you must kill your obligation in order that your obligation will not create additional obligation. Killing is good as far as obligation is concerned. Lawful killing. So ngayon, since ang batas ay nag-create ng obligation, ano yung i-obligation na create sa taxpayer na namamangka ang taxpayer sa dalawang bangka? Iisa lang ho yung ocean na tatawirin, pero dalawang bangka ang ginagamit. Tama ba yun? Ha? Tama ba na dalawang bangka at the same time ang gagamitin mo para sa isang ocean o sea o river o kung anumang tawag natin sa body of water na yan? Narito ho yung ipinagagawa ng batas. Kasi ang problem lang naman talaga ng Pilipino is ignorance of the law. Yan lang naman ho ang problem. Wala namang ignorance of the science, ignorance of the math, ignorance of social studies. Walang ganun. Okay? Yung ignorance of the law, yun yung pinakamatindi. So, panoorin natin, pag-aralan natin. So, naglabas po ang ating batas. Oh, ang tawag ko kasi dito ay Republic Act 10963. Yan ho yung train law. Okay. Under the train law, nagke-create ho yung train law, sabi ko nga sa inyo, ng rights. Wow, I love my rights. And obligations. I dislike my obligations. Pero wala akong magagawa, kailangan kong gawin yung obligation. So dito, pinatutungkulan dito yung person. So ang person, eh yung mga tao ho yan. Yun ho yung mga Pilipino. Kabilang dyan yung taxpayer, kabilang dyan yung lawyer, engineer, accountant, bookkeeper. Kabilang ho kaming lahat dyan. Okay? So ano ho yung utos? Maliwanag naman dito. Hindi ka na nga kailangan mag-isip eh. Keep. Utos ho yun. Keep. Magtago ng ano? Books of accounts. Sir, ano laman nung books of accounts? Nakasulat na. All transactions. Results of operations. O di dalawa lang pala laman ng books of accounts. All transactions. Results of operation. Di-discuss natin yan lengthily pag nasa tax bookkeeping na tayo ng mahaba-haba. Okay? So, ano purpose? Ayun, sabi. Ano sinabi yung laman? So, sabihin nga pag-uusapan natin, ano purpose? Nakasulat naman din dito yung purpose. Sabi, ang kailangan daw are shown from which all taxes due the government, ito na, may readily, number one, accurately, number two, ready and accurate, ang pinag-uusapan, ready and accurate, ascertain, determine, any time of the year. O, di maliwanag, yung books of accounts mo, yung government, pag tinignan niya, diba? Ito, libro mo. O, yan. Pag tinignan niyang ganon, ayaw niyang mag-isip. Ayaw. Ang gusto niya, readily and accurately available yung information. Pag tinignan niya, ay tama ginawa mo, tax specialista. Tama yun, bookkeeper. Ayaw na ayaw ng gobyerno na mag-iisip. Ang problem, dalawang bangka yung ginamit mo. Okay? Yung bangka na isang ginamit mo, yun yung GAAP o PFRS. Tapos, naggawa ka ng income tax return. Eh di magkaibang bangka yan. Yun yung problem.
Kasi sa PFRS tsaka sa GAAP, hindi readily, hindi accurately madedetermine yung tax due sa government. Ayaw ng gobyerno nun eh. Sinabi na nga niya yung gusto na dapat mong gawin pero hindi mo ginagawa. Yun yung predicament. Okay? Pero marami ako naririnig sa mga tax. Eh, gawa ng bookkeeper ko yan eh. No? Naka-black and white thinking yung taxpayer. Diba? Pag-usapan natin later on yung black and white thinking. So, ibig sabihin, sinisisi niya yung bookkeeper. Yun yung dating dun. So, ngayon, balik natin dun sa law. Okay. So, maliwanag dito, pinagagawa ito sa kanyang bookkeeper. San galing yung pangalang bookkeeper? Eh, nakasulat na rin, bookkeeper. Bookkeeping. Okay? Dapat dito, hindi books of accounts eh. Ang tawag ko dyan ay books of accounting entries. Kasi yung books of accounts, walang entry lagi eh. For the past several years, napakadaming taxpayer hindi marunong maglagay ng books of accounts. Kasama na rin ho yung mga bookkeeper. Nagbabayad yung taxpayer sa inyo, pero wala naman laman yung books of accounts. Ang obligation ho ninyo, ilagyan yan ng books of accounts in accordance with Section 232. Hindi po ninyo nagagawa. Now, ngayon, pag hindi nakita ng BIR yung hinahanap niya, magpapadala siya ng tidal wave. Ayan. So, bibigyan ka ng tidal wave through LOA, Letter of Authority, Subpoena Duces Tecum, tsaka yung audit, i-audit ka or investigate. So, nakasakay ka ngayon, sir, sa dalawang bangka. Di ba? Dalawang bangka yung tinutungtungan mo. So, pag pinadalang ka ng tidal wave, anong tingin mo? Anong mangyayari sa bangka mo? At anong mangyayari sa sarili mo? Di ba? Mawawala ka sa bangka. Babakaksa ka sa tubig. Sa tubig, maraming sharks. Anong ibig ko sabihin ng shark? Maraming taong tarantado na pwedeng tarantaduhin ka. Kung hindi ka marunong lumangoy, malulunod ka, mamamatay ka. Ang ibig ko sabihin, kung hindi ka marunong ng taxation, malulunod ka. Kung hindi ka marunong ng taxation, mamamatay ka. So ano solusyon? Di alamin mo. Para hindi ka, matuto kang lumangoy, di ba? Para hindi ka malunod. O paano yung magnanavigate ka ng taxation? Now, between choosing between tax laws and tawag nito GAAP and GAAS, maliwanag na po under the BIR versus Lancaster Supreme Court decision, degreed inuutos ng ating Supreme Court from the time na na-create ang tax code, gumamit ka ng tax accounting rules. Rules nga eh. Hindi ho yan standard. Magkaiba ho ang standards versus rules. Magkaiba ho ang principles versus rules. Ilagay nyo ho yan sa inyong kaisipan at ina-assure ko ho kayo, hindi ho kayo magkakamali.